tapat at mga kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Ayan, sige po. Tumutak po tayo sa ating mga pinit. Pumunta po tayo sa ating mga favorite place. Alam mo saan ay komportable tayo na makinig ng salita ng ating Panginoon. Praise. Nung nakaraang linggo, ano po yung ating pong naging topic na rin natatandaan po natin? Ako po ay wala rito dahil ano doon ako sa Arizona last Sunday. Pero yung ginawa ng Diyos dito sa lugar ng Bisceglie ay nakarating hanggang doon na talagang God is faithful. Amen. Na amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, do not shut up the Holy Spirit. Amen. And then we shut up Him when we lives in sin. And then the second one, we shut up Him when we resist him. Amen. Kapag tayo ay nagre-resist sa kanya, and then we shut up him up when we don't seek. Ano po? When we don't seek him. Amen. Praise the Lord. At ngayon pong umagang ito ay mensahe po ng ating Panginoon ay favorite ng lahat. Amen. About the faithfulness ng ating Panginoon. Kasi every time narin alam ko naman na kapag tayo ay dumadaan doon sa mga circumstansya na kung saan ay talagang medyo mabibigat, ito yung lagi natin ikinoquote, yung faithfulness ng ating Panginoon. Amen? At isang magandang balita po sa bawat isa po sa atin, na gusto ko pong i-assure sa bawat isa po sa atin na yung ikiniklaim natin about the faithfulness ng ating Panginoon, ay yan po'y totoo na kailanman ay hindi nagbabago. Amen. Yan ay sabi nga po, ang kanyang katapatan ay laging sariwa. Hindi siya nagbabago kung hindi sabi, laging bago. Ibig sabihin, laging sariwa. Kasi kapag kayo halimbawa ay ang isang bagay ay nagbabago, yung pagdating ng umaga, para pang halimbawa ako, ay igam na igam akong mag-share na salita ng Panginoon ngayon. Merong possibility na bukas pag-isip ko ay iba na. Hindi na yung ganun ako ka-eager. Pero ang Panginoon, yung kanyang pagpabago ay for best. Ibig sabihin, kung halimbawang eager siyang gawin, ipakita yung kanyang katapatan ngayon, bukas na umaga, mas higit pa doon sa katapatan na yun ang gusto niyang ipakita sa atin. Amen po. Kaya po sabi nga po, ngayon po na ito for the whole month of October ay marinig po natin yung declaration about His everlasting faithfulness. Sa kabuuang po ng buwan na October ay ito po yung ating pumatim, declaring His everlasting faithfulness. At kayong umaga po, ako po ay mag-share sa inyo, sa bawat isa po sa atin, about understanding God's faithfulness. Yung maunawaan po natin yung katapatan ng ating Panginoon na kung saan ay hindi tayo magkamali, na sometimes ay para bang ang naging interpretasyon natin kapag tayo dumadaan doon sa isang sitwasyon na para bang mayroong problema o mabigat na dalahin, ay naging interpretasyon natin para hindi na yata faithful ng Panginoon. Parang hindi na yata niya ako sinasamahan, parang hindi na siya faithful. Samantalang nasabi ng ating Panginoon, di ba sa Psalms 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa isang madamong pastulan, at ako'y inaakay niya sa isang matahimik na batisan. Amen? Tapos nasabi nga, sabi nun, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Di ba? Ibig sabihin, ay ang katapatan ng Panginoon ay hindi po nakadepende doon sa sitwasyon na meron
tayo ngayon. Amen. Ang katapatan po ng Diyos sa atin ay nakadepende doon sa pananampalataya na meron tayo sa Kanya. At ang pananampalataya naman natin na meron tayo sa Kanya ay nakadepende kung paano natin kinikilala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kapag ang pagkakilala natin sa ating Diyos ay maliit na Diyos lang, maliit lang yung ating pananampalataya. Amen. Kapag halimbawa ay ang acknowledgement natin sa ating Panginoon ay sometimes lang, even yung ating faith, sometimes lang. Naging pero katapatan ng Panginoon, pag-uusapan ay yung katapatan ng Diyos, siya mismo, siya yun. Amen? Hindi po nakadepende kay Pastor Arthur na ang katapatan ng Diyos ay nakadepende. Kapag si Pastor Arthur ay nagsalita ng napaka-anointed naman ang pagkakapres ni Pastor Arthur, talagang napaka-faithful ng Panginoon. Alam nyo, kahit na hindi ako magpag-preach ng maayos, nang hindi maganda para kung sa iba hindi ganun ka-anointed, ang Diyos faithful pa rin. Amen. Mananatili siyang tapat. Kaya nga po, sabi po ng Malakay chapter 3, verse 6. Ano po sabi? Ako si Yahweh, hindi ako nagbabago. Amen? Sabi niya, ako si Yahweh, hindi ako nagbabago at hindi ako magbabago. And then, Hebrews chapter 13, verse 8, ano po sabi niya ng ating Panginoon? I am the same yesterday, today, and forever. I will not change. Ang sabi ng ating Panginoon, kaya po, ang maging mindset po natin ngayong umagang ito, doon sa katapatan ng Panginoon, ay kung ano po ang pagkakilala natin sa Diyos natin. Amen. Kaya po, understanding God's faithfulness. Lamentation chapter 3. Paki-slide po. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter, ano yata yung una dyan? Paki-slide. 10:31. Sabi niya, no trial has overtaken you. Nakalagay po dyan. Pakibasa po natin sabay-sabay. Ilagay ko na po sa PowerPoint. No trial has overtaken you that is not faced by others. And God is faithful. He will not let you be tried beyond what you are able to bear. But with the trial will also provide a way also that you may be able to endure it. Amen. Ito po ay, sabi nga po, ito po ay sinabi po niya ni Paul doon sa mga Israelita na pinapaalala lamang niya doon sa mga Israelita yung dinanas ng kanilang mga ninuno na kung bakit sila nakaranas ng ganon. Na sila ay nakaranas ng ganon dahil doon sa kanilang ginawang pagsuway sa Panginoon. Kaya sabi nga po ni Paul, ito ay maging babala, warning sa inyo, sabi ng ni Paul doon sa mga Israelita. Nasa madaling sabi po ay ang Panginoon doon sa sinabi ni Paul ay sabi niya, ito ay sinabi ko sa inyo upang ito ay maging aral sa inyo at maging babala sa inyo. Nasa madaling sabi, even si Paul, alam niya na ang Panginoon ay nagbibigay ng promise. Amen po. Amen. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero ang Panginoon ay nagbibigay din ng warning. At ang isang bagay na malinaw na dapat po natin maunawaan, kapag ang Diyos ay nagbigay ng promise, sigurado gagawin po niya yan. At kapag nagbigay ang Diyos ng warning, kinakailangan po maging maingat tayo. Dahil hindi po nagbibiro ang ating Panginoon. Ako po noong Huwebes na nagturo si Brother Dante dito, nag-isang midweek, ay hanggang ngayon na sariwa pa sa aking puso yung kanyang isang bagay na sinabi. Na sabi niya, sometimes ay gumagawa tayo ng isang bagay na ang consideration natin para sa Panginoon. Na ginagawa natin itong bagay na ito na natin ay para sa Panginoon. Sometimes kahit nga yung pagbibigay, sabi nga yung pagbibigay, na tayo ay nagiging eager, open yung ating heart sa pagbibigay sa Panginoon. Dahil alam natin na kapag kaya na binigay natin, yan ay magmerong ibabalik. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, subukin mo ako to sa gawain ito. Kung hindi ko buksan ang lahat ng durong awa sa langit,
at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Mangayon nagtanong siya, paano kaya ako ang sinabi ng aking Panginoon ay ganito lang? Ang sinabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang ikapo ng iyong ang iyong ikapo, tapos na. Ano kaya ang magiging reaction natin? Di ba? Pero most of the time, yung reaction natin ay kinoconsider natin na ito ay ginagawa natin sa Panginoon, pero deep in our heart, kung iatin pong i-evaluate, ay hindi po tayo nagbigay dahil gusto natin express yung pagmamahal natin sa Panginoon, kung hindi tayo nagbigay dahil mahal natin yung ating mismong sarili. Nakukuha niyo po ba yung punto? Yung mismong sarili natin ang ating mahal. Pero kapag in-acknowledge natin ang ating Panginoon, na talaga nga yung pagkakilala natin sa Diyos ay ganun siya kalaki, ganun siya kabuti, ganun siya ka-faithful, hindi mo na-expectin, hindi mo na-isipin yung magiging response niya. Kung ano yung kapalit yung gagawin mo, kung hindi, gagawa ka ng anumang bagay na gagawin mo dahil karapat dapat na gawin ito sa isang Diyos na tapat na katulad ng ating Panginoon. Amen? Kasi po, mahirap po magumawa ng isang bagay kapag kahalimbawa ay lagi po tayong nakatingin doon sa promise na kapag ginawa natin ito, ay gagawin nyo ng ating Panginoon. Ang nakalulungkot lang, kapag tayo ay nag-claim ng promise ng Panginoon, nagbibigay tayo ng due date sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng due date na mayroong expiration. Na kapag kayo, halimbawa, ay dumating doon sa point na yon, ay wala pa, ay para pong nagkakaroon tayo ng doubt sa faithfulness ng ating Panginoon. Amen or no amen? Nagkakaroon tayo ng doubt. Pero kapag halimbawa ay ganun na yung pagkakilala natin sa katapatan ng ating Panginoon, understanding the faithfulness of God, kapag ka meron kang ginawa sa inong ano, ay sumandal ka na sa pader. Di ba? Mangyari na kung ano mangyayari, basta alam ko, ang Diyos ko faithful. Amen? Ganun po ang kalais ng ating Panginoon, na kung saan ay kinalanan natin yung kanyang katapatan dahil doon sa iyong hindi dahil doon sa kung ano yung sitwasyon na meron tayo, kung hindi dahil siya mismo yon. Sabi nga po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 13, that is the very nature of God. Hindi niya yan po pwedeng hindi gawin dahil kapag na ginawa niya na siya hindi maging tapat, ay siya mismo ibabiolate niya yung nature na meron siya. Amen? Ang nature ng ating Panginoon ay yung maging tapat. Sa ayaw at sa gusto natin, siya po ay tapat. Amen? Praise the Lord. Pakislide. Ito, yan. Lamentation chapter 3, beginning 17 and 14, bago ko magpatuloy. Ito po ay sinulat ni Jeremiah, o Jeremiah, ni Prophet Jeremiah, na alam po natin kung sino si Prophet Jeremiah. Amen? Sino po siya? Ano tawag sa kanya? The weeping prophet. Amen. Dahil kaya nga po, yung pagkakasulat niya ng lamentation, ay talagang kitang-kita niyo po. Talagang parabang purong, yung parabang nung sinulat ito, ay under siya doon sa isang depression. Matinding depression na talagang from chapter 1 to chapter 5, wala kang makikita kung hindi puro lamentation. Pero at the end, nagko-close pa rin sa faithfulness ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dyan, I am deprived of peace. I have forgotten what happiness is. So I said, my endurance has expired. I have lost all hope of deliverance from the Lord. Remember my impoverished and homeless condition, which is a bitter poison. Pakislide. Nakinaanawaan niyo po natin? Kung meron kayong Tagalog, basahin niyo na sa Tagalog. And then I continually think about this. And I am depressed. Sabi niya. But this I call to mind. Ito yung pumapasok sa isip ko. Therefore, I have hope. The Lord's loyal kindness never ceases. His compassion never ends. Verse 23. Sabi po dyan, they are fresh every morning. Your faithfulness is abundant. Yung sa iba, great is your faithfulness. Dito sa New English translation, nakalagay po dyan, ay
Your faithfulness is abundant. Ibig sabihin talagang umaapaw. Amen. Hindi lang po talagang umaapaw. And my portion, sabi niya, my portion is the Lord. I have said to myself, so I will put my hope in Him. Amen. Ano nga pa sinasabi sa binasa natin? Meron po tayong babasahin isa. Sige, paki-slide pa. Sa First Peter chapter 4, verses 12, 13, 14, and verse 19. Dear friends, do not be astonished that a trial by fire is occurring among you, as though something strange were happening to you. But rejoice in the degree that you have shared in the suffering of Christ, so that when His glory is revealed, you might also rejoice and be glad. Next, verse 14. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory, who is the Spirit of God, rests on you. Amen. So then, let those who suffer according to the will of God entrust their souls to a faithful God as they do. A faithful Creator as they do good. Amen. Ngayon po, doon sa mga binasa po natin, ito po ang pansinin natin. Mabilis lang ako ngayon umaga na ito. Pansinin niyo po. Meron pang pakibalik doon sa Lamentation chapter 3. Hindi ba, yung una kasi yan, pag binasa natin sa chapter 1, yung chapter 3, papalwa, verse 1, makikita natin yung nararanasan na trial, na hirap ni Prophet Isaiah at nung maging nung mga Israelita. Ngayon, dito sa ating binasan, sabi niya, no trial, hindi yung sa Lamentation. Yung sa Lamentation, sabi po dito, babalikan po natin ngayon, I am deprived of peace. I have forgotten what happiness is. So I said, my endurance has expired. I have lost all hope of deliverance from the Lord. Remember my impoverished and homeless condition, which is a bitter poison. And then next, sumunod na po natin. Irerevyuhan na lang natin. I continually think about this and I am depressed. And then bigla na lang verse 21, ito po ang nangyari. But this I call to mind. Therefore I hope. Sabi niya, sa kabila ng mga alala, kasi sa Tagalog niya, ang ganda niya, simpait na ako ang mga alalahanin. At lubos na nahihirapan ang aking kalooban dahil doon sa mga alalahanin. Subalit, nanunumbalik ang aking lakas kapag pumapasok sa isip ko o kapag naiisip ko, ang isang katotohanan. Ano po? The Lord's loyal kindness never ceases. His compassion never end. Great is thy faithfulness. Amen. Ano po yung napansin niyo niyan? Praise the Lord. Sinabi po ba niya ni Prophet Prophet Jeremiah na yung kanyang depression o yung kanyang kalungkutan, yung kanyang pamimighati ay nawawala dahil nawawala yung problema, nawawala yung bigatin. Hindi po nandoon pa rin. Pero nawala yung kanyang bigat, yung kanyang lungkot, yung kanyang pagmumormor, yung kanyang paglalamen, yung pagkukomplain niya, nawala nung maisip niya nang bumalik sa kanyang isipan ang isang katotohanan that He is faithful. Your compassion never end. Amen. Nasa madaling sabi, Prophet Jeremiah ay ginamit ng ating Panginoon mightily, siya po ay 100% na nakadepend yung kanyang kalagayan doon sa katapatan na meron ng ating Panginoon. Amen? Kasi most of the time, ang nagiging interpretasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos, kapigin ito. Pupunta sa supermarket, mabibili lahat ng kanyang bibili. Pupunta sa sasakyan, sarap mag-drive. Diba? Sarap mag-drive at ganda ng sasakyan. Tapos darating ng bahay, ang ganda ng bahay.
And then kakabit na sasabihin, oh, napakabuti mo, Panginoon. Great is your faithfulness. Pero balik na rin kaya natin. Pumunta ka doon sa supermarket, ang bibilin mo ay isang suka at isang mantika at saka isang toyo. Eh, yung mabibili mo lang ay yung toyo lang, wala na yung suka at mantika. At pagkatapos, lalabas ka ng supermarket, ay wala kang sasakyan, ang tagal mo maghihintay, 2 oras, 3 oras. Pagdating mo sa bahay, ang puno-puno ng bahay. Tapos, magluluto ka, konti pa yung uwan. Ay, sasabihin mo pa rin ba, great is thy faithfulness. Amen! Amen? Amen! Amen! Amen. Naku, tuwa ang Panginoon. Kasi po, ayan po talagang gusto ng Diyos na ang mga tao ay ipahayag yung kanyang katapatan, hindi base sa kung ano yung kanyang nararanasan, kung hindi sabihin ng tao ang katapatan ng Diyos dahil ito yung nature mismo na meron ng ating Panginoon. For my ways is higher than your ways and my thought is higher than yours. Amen? Kapag sinabi po ibinigay natin na yung tiwala natin sa Panginoon, sumandal ka na sa pader. Ibig sabihin, kapag sumandal kang ganyan, ay relax na relax ka. Di ba? Pero once na inalis mo itong sandalan mo na ito, sigurado mabubuwal ka. Kagaya noon. Sa malalit sabi, ganun po ang nais na nito sa bawat isa po sa atin, na yung 100% ay isandal po natin sa ating Panginoon yung ating tiwala doon sa kanyang katapatan. Amen? Na ano man situation na meron tayo, ano man yung pinagdadaanan natin, still God is faithful. Amen? Understanding God's faithfulness, pakistay, meron na akong ilang, mabilis lang sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ang sabi po dyan, understanding God's faithfulness, God is faithful in His grace. Amen? Number one na, God is faithful in His grace. Sabi niya, His grace saves us. Nakupo yung palamang, ang sarap nang i-meditate. Because of that God's grace, ay yung dati natin kalagayan na nandito tayo sa tiyak ng paharamakan, ay iniligtas tayo ng ating Panginoon. Ang sabi nga po, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao na sometimes o more ay hindi nagiging faithful. But because of He is faithful, ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil yun yung promise niya sa umpisa pa lamang. Sa aklat pa lamang ng Genesis, ipinangako na niya yon. And because He is faithful, kailangan niya i-fulfill yung kanyang promise to sa mga tao. Na ang mga tao ay padadala niya ng magliligtas. At nangyari nga po, His grace saves us. As sa Philippians chapter 2 verses 1 and 4 hanggang 4, and then Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 8. Ang sabi nga po dyan, tayo po ay naligtas hindi sa dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi ba? Hindi dahil sa kung ano man yung ginagawa natin, kung hindi dahil tayo'y iniligtas ng Panginoon, dahil sa kanyang grace, dahil sa kanyang habag. Kaya dapat, ang tao, kapag tumanggap ng grace mula sa Panginoon, mabuhay ka doon sa biyaya na yon. Na ibig sabihin, dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos sa kanyang katapatan, ay mabuhay tayo sa grace, sundin natin yung kanyang banal na kalooban, na lumakad tayo ayon doon sa kanyang kalooban. Amen? And then, letter B, sabi niya, His grace secures us. Because of His grace, sa 1 Peter chapter, ito kay sa yung ano, iyanin ko na lang sa Psalms 37, verses 24 and 23-24. Ang sabi ni ano dyan, ni Haring David, ako'y matanda na. Matanda na ako, sabi ni Haring David. Psalms 37, mula pa sa paaking pagkabata, hanggang sa ngayon ako'y matanda na, walang akong nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya. O kaya, ang kanyang mga anak o kanyang anak ay naging hampas lupa. Bakit po? Because of His faithfulness. His grace secures us. Amen? And then the next one, happy slide. Understanding God's faithfulness. God is faithful. Number 2, in His gifts
Ayan. The gifts of His presence. Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Nang una niya, medyo masakit pa nga pakinggan eh. Yung sa Hebrews chapter 13 verse 5, pag binasa niyo yung letter A, sabi niya, diyan, huwag kayong magmukhang salapi, nakalagay doon. Alalahanin niyo ang Diyos ay hindi kayo iiwan, hindi kayo kailanman niya pababayaan. Hindi ba? Yun po yung sabi po niya sa Hebrews chapter 13 verse 5. And then, Matthew chapter 28 verse 20. Ang sabi po diyan, go and preach the gospel. Di ba gawin nyo nga, mga alagad ko ang lahat ng tao. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi po. At yung pinaka-highlight yun sa kanunihan, tandaan nyo ito. Marunong po ba kayong tumanda? Marunong tayong tumanda? Promise po ito ng Panginoon. Sabi niya, at tandaan nyo ito. Ako'y lagi yung kasama hanggang sa dulo ng daan. Nakukuha niyo po ba? Amen. Amen. Ito, pero ito pong remember, ito promise po ng ating Panginoon ay promise ng ating Panginoon doon sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya. Yung nagnanais na kung saan ay sumunod sa kung ano yung Kanyang kalooban. Yung po yung, ang kausap po niya niyan ay yung Kanyang mga disipulo. Amen. And then sabi po diyan, ay the gifts of His provision sa Philippians chapter 4 verse 19 and then Matthew chapter 25 hanggang 33, Psalms 37 verse 25. Ang sabi po dito sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 19, ano po ang sabi po dyan? And He will provide all of my needs according to the riches and glory through Christ. Ang sabi po dyan, ibig sabihin, yung kaya po natin ito minemeditate ay para makilala po natin ang Diyos. Understanding God's faithfulness ay hindi po tayo makapag-relay doon sa Kanyang, makapag-dependent doon sa Kanyang faithfulness kapag hindi natin alam yung Kanyang mga promises. Amen? Pero remember, sabi ko nga kanina, ang Diyos ay nagbigay ng mga promises. Pero meron po yung kasama ng mga warning. Na kapag ka hindi po natin yung kanyang, halimbawa, yung kanyang sinabi, na kapag kung halimbawa nga, ibibigay if, sabi niya, if you give your tithe, di ba, prove unto me, sabi niya, give your tithe if not open. Di ba? Kung hindi ko buksan ang durungawa ng langit. Ang sinasabi po dyan, lahat po ng mga promises ng ating Panginoon, meron niyang kasunod na if kung susunod tayo. Amen? Doon sa kanyang, kasi lahat po ng promise ng Panginoon, meron pong key. Amen? And then, the next one, sabi po, the gift of His person. Hebrews chapter 13, verse 8, and Malachi chapter 3, verse 6. Ano po nakasulat dyan? Sinabi po kanina sa inyo. Praise the Lord. Siya po hindi nagbabago. Amen. The very nature of God is He is faithful. Amen. Pag-slide na praise. Understanding God's faithfulness, God is faithful in His goodness. He is a satisfier. Psalms 103 verse 5, pakiano nyo nalang, pakisulat nyo nalang, pasahin na natin sa bahay. And Psalms 107 verse 9, and then letter B, He is a sustainer. Kapag sinabing He is a satisfier, ibig sabihin, ay ang Diyos, sinasatisfy niya tayo sa ating pangangailangan. Pero, ang nakalulungkot lamang, most of the time, hindi tayo nasasatisfy. Bakit po, hindi naging faithful ang ating Panginoon? Hindi, dahil wala po talagang kasiyahan, wala po talagang, ang nature naman ng tao, walang satisfaction. Yun po yung nature ng tao. Imagine, ay ang daming tao yung sobrang nangyayaman. Sobrang nangyayaman ng mga tao. Pero magugulat ka, yun yung mahihirap. Ay matutulog ng
matutulog ng alas 10 ng gabi, tapos gigising ng alas 9 ng umaga, alas 8 ng umaga, para magtrabaho. Eh, pero mahirap yun, ha? Yung mayayaman, mayroong mayayaman. Isipin nyo. Hindi natutulog sa pagtatrabaho. Ako po nakikita ko po na, witness ko talaga yan. Pero nyo, gigising ng alas 7 ng umaga, and then uuwi ng tanghali para lang kumain, and then pagkatapos ay hindi na matutulog sa upuan. Ngayon sa ayaw at sa gusto niya, darating yung oras, kailangan niyang bumangon, kailangan niyang tumayo uli at babalik sa trabaho. Ngayon, ang mga mahihirap na sa material ay alas 6 pa lang ng hapon, alas 7 pa lang ng hapon, nasa bahay na. Pero yung mayayaman, alas 10 na nagtatrabaho, pakawawa naman sila. Bakit po? Because of lack of satisfaction, di ba? Kasi walang satisfaction. Pero kapag kahit kaway, meron kang na satisfied ka kung ano yung ginagawa ng Panginoon, na naniniwala kang He is a satisfier, kung ano yung meron ka, sitwasyon ka na meron ngayon, sabi ko nga po kanina, sasabihin mo pa rin sa sarili mo, He is faithful. Amen? That is faithful. Praise the Lord. Totoo po yan. And then He is a sustainer. God will never fail those who place their trust in Him. Sa Proverbs, yung sa Proverbs chapter 3, beginning, chapter 3, beginning 3 hanggang 6, sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. Tapos yung kanyang yan, and He will direct your path. Straight? Amen? Sa madaling sabi, ay ayun pong ating pananampalataya doon sa katapatan na meron nyo sa ating buhay, ito po'y nakadepende lagi kung paano natin siya ina-acknowledge. Kung paano natin ibinibigay sa Kanya yung tiwala natin. Amen? Amen po. Kasi po itong lately, ay ang kuya, nakinig na nga, kasi sabi ni Sister Malo sa akin, alam mo, ang sarap makinig ng mga teaching message o sermons ng mga ibang mga man of God, na kapag binuksan mo yung internet, pakita mo yung iba't ibang way of pag-deliver nila ng message ng Panginoon, at nakikita mo kung paano nilang iminiminister ang mga tao. Talagang nakakatuwa. At alam niyo po, itong lady, dahil nga ito ay aking damang mensahe, ay paulit-ulit ko lamang narinig na sa dami ng pinakinggan kong mga misahero ng ating Panginoon. Ang lagi nilang nagiging conclusion about the faithfulness of God is not depend on our situation of our circumstances, but depend of His nature. But it is depend on His nature. Amen. The very nature of God is His faithful. Amen. Paulit-ulit ko pong na pinakikinggan, nandiyan yung kahit na si Brother Eddie. Si Brother Eddie actually, kapag ang ating spiritual director ay nag-deliver na salita ng Panginoon, wala akong pointers yan. Puro mga pure na salita ng Panginoon. Puro ka quoting sa mga about the faithfulness ng ating Panginoon. Sabi niya, ano ba ang kalagayan mo ngayon? Meron kang nararamdaman sa iyong katawan? Anong promise ng Panginoon sa aklat ng Exodus chapter 15 verse 26? I am the God who healeth you. Amen? Ganun mo ba kinikilala ang Diyos? He is your healer? Ano yung pangangailangan mo ngayon? Na para bang wala ka ng pambayad ng bill, ng iyong kuryente, ng iyong telepono, ang meron ka na lang yung bill. Wala nang pambayad mo sa bill. Anong sabi ng ating Panginoon? I am the God who will provide all your needs according to your riches, according to the riches and glory, through Christ. Amen? But ang nangyayari lamang po, nagiging problema nga lang po, sabi ko nga po kanina, ito po ay sa aminin po natin at hindi, nagbibigay po tayo ng due date sa ating Panginoon. Amen? Nakakalimutan natin,
ang timing ng ating Panginoon ay laging perfecto. He never late, nor He never late, he never early, but He is always perfect on His timing. Siya'y laging perfecto. Amen? Kaya, ano man yung sitwasyon na meron tayo, just relay about the faithfulness ng ating Panginoon. Dumipende lamang tayo sa katapatan ng Diyos. Meron kang pangangailangan ngayon, God is faithful. Ang sabi ng Panginoon, subukin mo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan sa iyo lahat ng durong awa sa langit. At meron ka doktor, kaluluhan, nakakatuwa, in-claim. At wala kang sukat o wala kang sapat na room, wala kang sapat na lugar na paglalagyan noong mga ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yun yung promise ng ating Panginoon. Meron ka nararamdaman ngayon. Eh, huwag mong i-cherish yan. Medyo masakit kaya tayo ganito, medyo masakit kaya tayo ganito. Medyo matanda na yata, medyo nanghihina na. Huwag po natin yan i-cherish. Ang cherish po natin, God is faithful. Medyo mahina na, natanda na. Ano po sabi, Isaiah chapter 48, verse 31. Even the youth will grow tired, but the one who trusts in the Lord will always renew their strength. They will fly like an eagle. Amen? And they will not go weary. They will walk, run. And they will not go faint. Amen? Bakit po? Yan po yung katapatan ng Diyos eh. Amen? Na sometimes walang manifestation doon sa physical realm natin, walang manifestation dahil hindi po natin inaalaw na mag-manifest. Amen? Hindi po natin inaalaw na mag-manifest. Amen? Hindi dahil sa Diyos ay hindi faithful. Medyo nanghihina ako ngayon, sabi ng Diyos, palalakasin mo ako. Abay, tumakbo ka! Di ba? Sabi nga eh, talaga naman palalakasin ka ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who give me strength. Amen. Praise the Lord. And then my conclusion is, ito lang. Simple lang. Babalikan ko lang yung kanina. Paki-slide doon, paki-muli ko nabasa yung palayon. Slide. God is faithful in His goodness. He is a Savior. If you will stop trusting yourself, your religion, and your own goodness, and if you will come to God, confessing your sins and calling on Jesus for salvation, God will save you. God will save your soul. Alam niyo po kanina ng umaga, naalala ko nga lang pala ngayon, naimbitahan ng mga nasa office natin. Yung office natin, hindi po ito ketchup. Ito po ay yung ito po nga office ay yung online prayer conference. Na alas 5 ng umaga, ay gumigising at nagkopalik ko rin sa mga telepono at nagkakaroon ng word of God, tapos nagpe-pray, nag-umaawit. Ako po ay kanina, na-invite nila na magturo kanina umaga, alas 5 ng madaling araw. Ako po ay nag-umpisa. Ang instruction sa akin ay ang tawag dito, yung mag-lito ko sa worship muna. Ay, dahil ako naman ay nag-pray muna, ang opening prayer, tapos sa worship, nag-lead sa worship. Ay, talaga namang nung una ay medyo inaantok-antok ako eh. Ay, nung sumabay na yung awitan, nako eh, parang bagong taon. Alam niyo ba yung bagong taon? Ha? Kapag kayo ang lumaki, yung sa Pilipinas, yung mga tricycle, yung mga jeep, ay mayroong hilang maraming daan sa likod. pero nasa masarap pa rin pakinggan. Bakit po? Masarap pa rin pakinggan. Alam niyo po anong bang nahuli? Ako po nag-iisa doon sa loob ng aming salas, ay ako po nag-iisa, ay tumulong ang luha ko.
Sabi ko talaga palang ganito ang ating Panginoon, napakabuti, hindi ka bibigo eh. Amen? Talaga ipaparanas pala niya sa'yo talaga yung lahat ng karanasan para ikaw ay ma-inspire. Noong una ako'y nahihiya ng umawit dahil sabi ko, napakasintunado ko namang umawit. Pero sabi ko nga, basta importante, ako'y umawit para sa Panginoon. Yun ay para sa Panginoon. Kung hindi maganda sa pakikinig niyo, ay alam ko maganda sa pakikinig ng Panginoon niyo. Ay, marami palang ganun. Marami pala kami ganun, marami pala kami ganun. Ang sasabihin ko po sa inyo, pagpatuloy nyo lang. Pagpatuloy lamang po natin. God is faithful. Amen. At, pero sa kabila ng biro nyo, maawit kami. Dinig ko, maging yung ang aking ako, yung puso ko umiiyak dahil ang naging topic po namin is all about repentance. Na kinakailangan lagi po tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Na lagi nating paglapit natin sa Panginoon, lagi namin doon yung assurance na meron tayong malinis na puso, meron tayong malinis na pag-iisip, na pagdunog natin sa Panginoon ay iyak tayo makakarating sa trono niya. Amen? Ang sarap kanilang baga. Dahil alam ko, hindi lang ako umiiyak. Dahil narinig ko sa telepono, umiiyak din sila. Hindi ko alam kung dahil sa narinig nila. Pero praise the Lord, purihin natin ang Panginoon. Dahil marami po ang nagko-commit sa OPC, na bagamat rin ay hindi po simple, medyo mabigat na mabigat na gawin. Imagine everyday, alas 5 gigising ka para mo maki-join ka sa OPC. Pero dahil ang Diyos ang nag-sustain ng malakas natin, siya ang nagbibigay sa atin ng satisfaction, ay nararanasan po natin na nasusustain tayo, nasasatisfy tayo sa ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Conclusion, ito po. Ano lang, dalawang ano lang, Malaki chapter 3 verse 6, sabi niya, "For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob." Kahit po tayo, sabi nga, hindi tayo, sabi ang ano kasi dyan sa Tagalog, hindi kayo nalilipol. Alalahanin niyo, hindi kayo nalilipol, hindi kayo nauubos, mga Israelita, dahil ako ay Diyos na tapat at hindi ako nagbabago. Na kung paano ko sinabi doon sa inyong mga ninuno na hindi ko na kayo ay aking iingatan, kahit nagkakamali kayo, iniingatan ko pa rin kayo, dinilid ko pa rin kayo doon sa path of righteousness. God is faithful. Malakay 3 verse, sabi niya, "For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob." We are all sons of Jacob. Spiritually, we are all Israelites. Amen. Dahil na lang pala tayo sa ating Panginoon. And then, Hebrews chapter 13, verse 8. Ito po. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ngayon, ano man yung sitwasyon na meron tayo doon? Huwag po tayo mag-relay doon o dumipente doon para nasabihin natin faithful ang ating Panginoon. Basta, He is faithful, close, period. He is faithful, close, period. Amen? Kaya sa oras na ito tayo po ay manatili po kayo umupo na ito. Meron po yung awit bago natin na habang pupunta po yung ating mga WLT. Aawitin po natin ito ngayon. Bahala kayo kung ano yung gustong awitin. Pero ito po ay declaration of His faithfulness sa Tagalog. Katatapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo yung wagas at walang kapantag. Bawat naliris ay unawain po natin, no? Huwag lang natin namin. Sabi niya, "Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri't pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin."
Kasing kasing